every time na magsisip tayo ng liquid using a straw, yung liquid sa bottom ay aangat siya. Umaangat siya, it's because the pressure between the upper portion of the straw and the lower portion drops. And because of that pressure drop, mas mataas yung force galing sa itaas kaysa baba. So, the liquid is being sucked up to your mouth or to our mouth. And this is also what is happening inside the tube of a vacuum cleaner. Hi, tagalay. Ako si Jun Tariman. Join me until the end of this video as I explore this home device and why it is called by some as cheaper Dyson vacuum cleaner. Please subscribe to this channel and click that notification bell. When the fan blades of this vacuum cleaner rotates, it moves the air forward. Kung ito ang fan niya, dito ang harap niya. Pag magsak na siya ng hangin, ang hangin ay mag-forward dito. While dito sa area niya, sa likod niya, magde-drop yung pressure. Because the pressure inside the vacuum cleaner is lower than the ambient air or the outdoor pressure o yung hangin sa paligid natin, it forces the ambient air, yung hangin sa labas, to go inside the vacuum cleaner through the intake port here, then to the tube connector or tube attachment, then to the filter before going out back to the surroundings. So dito siya dadaan yung sa exhaust port niya. So masasabi natin na yung dumi na hinigop ng vacuum cleaner ay hindi kusang pumapasok sa vacuum cleaner kung walang hangin. So as long as the motor and the fan of the vacuum cleaner ay umaandar at walang nakabara sa lagusan ng vacuum cleaner mula dito sa intake port niya hanggang dito sa exhaust port niya, so patuloy ang airstream dito sa vacuum cleaner. Kung sakali puno na ang dust container tulad nito, then may possibility na hihinto yung suction power or ma-minimize yung suction power ng vacuum tube kasi may nakabara eh, no? May blockage siya sa air passage mula sa intake port hanggang patungo dito sa exhaust port. So, yung mga regular na mga vacuum cleaner ay kailangan mo ng regular cleaning, regular maintenance. Tanggalin mo yung kanilang filter bag, tapon mo yung dumi, at saka linisin mo yung filter nila para free yung filter at dadalo yung hangin. Pero that won't happen in this vacuum cleaner. You know why? It's because it uses a technology na maiiwasan yung pagkawala ng suction power. In fact, this vacuum cleaner is claiming to have this so-called no-loss suction technology. I will explain that later. When we use a regular size straw, mas mabilis ang liquid na masipsip natin. Kung malaki ang straw na gagamitin natin, mabagal yung pag-angat ng liquid. This is because humina ang suction force dahil sa laki ng butas. This is also true with this vacuum tube attachment. Mas maliit na tubo, mas malakas ang suction force. For this vacuum cleaner, the aluminum tube is about 3 cm. I just don't know what is the ideal size of the tube. According to Imarflex, the suction power of this vacuum cleaner is about 100 watts. Hindi lang sinabi ng Imarflex, kung i-translate mo yung 100 watts, how much is the amount of dust it can suck per second or per minute. In order for a vacuum cleaner to have a strong suction power, its motor should have a powerful or should be powerful enough. Ang motor nandito sa loob. Then the motor of this vacuum cleaner is rated 690 watts. And if you notice, the name of this device is bagless
Cyclone Handheld Vacuum Cleaner. Okay? Why bugless? Kasi wala siyang bug. Wala siyang bug yung ginamit ng mga regular na mga vacuum cleaner na yung dust ay kinokolekta doon sa tinatawag nila na dust bag. Okay? So instead, the dust and dirt are collected here in this cylinder. Okay? So makita mo, transparent siya. Andito ang sa loob ang dumi. Kung makikita niyo, marami na siyang dumi. Sinadya ko talaga yan na hindi ko tinanggal muna yung dust and dirt to show the power of this vacuum cleaner. Also, why is it tinatawag ito na cyclone? Okay? It is because the movement of the air inside the cylinder form a spiral. Those the dust and dirt are taken away from the air without using filters. So, yung dating mga models ng vacuum cleaner, yung dumi niya ay doon muna dadaan sa filter bago pa siya lalabas sa kanyang exhaust. But here, iba. Ang nangyari dito, na-separate na yung dust and dirt before the filter. Because ang filter dito ay nasa loob. Itong orange nasa loob. Ito yung compartment ng filter dito. So, ang dust and dirt is nasa labas siya. Nakolekta siya through the cyclone effect. And this device is using mesh filter and HEPA filter to block small particles. Di lang sinabi ng Imarflex kung hanggang ilang microns yung ma-block ng HEPA filters niya. Marami ang tumatawag ng Imarflex vacuum cleaner na Dyson-like vacuum cleaner. It's not only because of the design. Kung titingnan mo yung design dito, medyo pariho na design ng much expensive na Dyson vacuum cleaner. Okay? But this is not the reason why tinatawag siya na Dyson-like vacuum cleaner. It is because this vacuum cleaner is a cyclone vacuum cleaner. Okay? So, lahat ng Dyson vacuum cleaners are cyclone or using cyclone technology. The cyclone technology is developed by Dyson or James Dyson. Siya yung inventor nito in the 80s. Then the technology improves the performance of all vacuum cleaners na gumagamit ng cyclone technology because hindi ka na magpalit ng dust bag, hindi ka na masyadong magpalit ng air filters because the air or the dirt and dust ay nakolekted siya dito sa cylinder just before the air filters. Kung meron mang small particles na makapasok dala ng hangin doon sa filter, sa kanyang filter compartment, kunti na lang. And it will be blocked by the HEPA filter. So paglabas dito sa exhaust, yung air na bumabalik sa paligid natin is malinis na. So in other words, this also act as parang air purifier. Okay? Because of the cyclone technology, wala nang makabara sa filters at wala rin siyang bug, wala siyang loss of suction. Kasi pag barado yung vacuum cleaner mo dahil punong-puno yung dust bag mo at saka yung filter mo, then hindi siya nagpa-function. So wala ng suction or bale lesser yung suction power niya. So dito wala. Kaya a cyclone vacuum cleaner has a no loss suction function also at the same time. Now when it comes to performance, this device has a telescopic aluminum tube attachment which extends the reach of this vacuum cleaner. So pag i-push natin to, mag-i-extend siya. So hahaba siya. Tingnan nyo. So hahaba siya. Then ang floor brush nito is a regular one. Kung ito yung floor brush na regular to siya kasi kung makikita mo yung Dyson, it uses rollers sa loob. So yung rollers ay tumutulong sa pagkuha ng mga dumi at it kicks in the dumi, the dirt, the dust and dirt to the intake port.
So, mas marami siya makolekta na dust dahil doon sa rollers. Ito, regular lang siya na floor brush. Dito ang intake port, maliit ang intake port niya. May brush dito. Then, tumutulong to sa pag katanggal ng dumi sa floor natin. Then, papasok siya. Now, kung gusto natin na ano siya, gagamitin natin for floor, for mats actually, doormats and carpets, i-switch natin to dito at mawawala yung nakatago yung brush niya. Okay? So, when you push this again, lalabas yung brush niya. In other words, mechanical lang siya. Meron ding itong extra attachments. This is the brush for cleaning furnitures. Then, meron din siyang crevice. Ang crevice ay ginagamit para to sa mga singit, yung mga corners na hindi ma-reach ng regular na or like for this example, the furniture brush. So, ito yung gagamitin natin. Then, makikita nyo, maliit yung butas dito. And because it's maliit, ang mangyayari, mas malakas yung suction power niya. Kasi maliit yung ano niya, opening niya, di ba? By using this vacuum cleaner, you can save time and effort cleaning your house than using brooms and feather dusters. So please do comment below for your experience in using vacuum cleaners like this or this particular brand or any other brand so that we can have a discussion about vacuum cleaners. Please don't forget to subscribe to this channel and click that notification bell. Salamat! Hi, Tik Tabay! Ako si Jun Tariman.